So ngayon mga kamaintek, ituturo ko sa inyo kung paano i-secured at maprotekta ng ating Facebook account laban sa mga nagtatangkang magbukas nito. Make sure lang na panoorin niyo yung video hanggang matapos para malaman niyo kung paano i-secured at maprotekta yung ating mga Facebook account. So una natin gagawin guys, kailangan muna natin i-update yung ating Facebook app. Para ma-update yan, pumunta lang kayo sa Play Store. Click nyo lang itong Play Store. Once na maklik nyo na yung Play Store, pumunta naman kayo sa search bar or search engine sa taas. So eto yon, click lang natin. Once na maklik mo yan, itype mo lang dito yung Facebook. Then once na matype na yung Facebook, automatic lalabas yan. Once na may makita kayong update, click nyo lang para kung sakaling may mga bagong features si Facebook, automatic magkakaroon yung ating Facebook application. So once natapos na kayo mag-update, open nyo lang. Click open. Automatic guys, mapupunta kayo sa inyong Facebook account. Ang una natin gagawin, click lang natin itong tatlong underline dito sa bandang taas sa kanan. So ito yon sa may profile picture natin. Click lang natin yan. Once na maklik na natin yan guys, sa bandang taas sa kanan, meron dyang settings. Katabi ng search. So ang gagawin natin, click lang natin itong settings. Click settings. Then automatic ito yung makikita nyo. Sunod natin gagawin guys, hanapin natin dito yung privacy check up. So ito yun guys, ang gagawin natin, click lang natin yan. Once na maklik na natin yung privacy check up, meron dito mga kategory. Hanapin natin dito yung how to keep your account secure. So ito yun guys, sa pangalawa, how to keep your account secure. Ang gagawin natin, click lang natin yan. Once na maklik na natin yan, lalabas yan. Nakalagay dito, how to keep your account secure. You're all set. So ibig sabihin guys, nakaset na sa akin. Pero kung hindi pa sa inyo nakaset, ang gagawin nyo lang, click nyo lang tong review sa baba. Or kung anong nakalagay dyan, click nyo lang. So click lang natin. Once na maklik nyo na, automatic mapupunta kayo dito. Nakalagay dito, is your password private? So ibig sabihin lang guys, tinatanong dito kung yung password mo ba is ikaw lang mismo yung nakakaalam or maraming nakakaalam ng password mo. Ang ibig sabihin lang naman dito, dapat isecured natin yung password natin. Dapat tayo lang yung nakakaalam para hindi basta-basta mabubuksan yung ating Facebook account ng mga kung sinong tao. So ang gagawin natin guys, halimbawa yung password mo is napakahina or hindi masyadong mahaba, ang gagawin mo lang, i-update mo. So para ma-update yan, click mo lang itong change password para mapalitan natin ng mas mahaba at mas stronger na password para hindi basta-basta mabubuksan ng kung sino man nagtatangkang magbukas ng ating Facebook account. So ang gagawin natin, click lang natin itong change password, click natin, then nakalagay dito, current password, new password, then retype new password. So kayo na bahala guys magpalit, una ilalagay nyo dito yung old password nyo, dito sa may current password. Then ilagay nyo dito sa new password at retype new password yung bagong password nyo. Once natapos na kayo, ang gagawin nyo lang, click nyo lang yung save changes. So automatic 100% secured na yung ating Facebook account kasi nga nagpalit na tayo ng mga bagong password. Once natapos na kayo at naklick nyo na yung save changes, dito naman tayo sa susunod, dito naman tayo sa may login alerts. Nakalagay dito, control your alerts. Tell us how to notify you if someone logs into your account from a place we don't recognize. We'll tell you which device was used and where it's located. So ito yung sinasabi ko, yung Facebook will send you a Facebook notification. Dapat naka-turn on yan. Para in case man na may mag-login man or magbukas ng ating Facebook account sa ibang lugar, automatic guys, madedetect natin kung anong device na yon at kung saan nakalocate. So ganun kasecured talaga yung Facebook account natin. Once na turn on natin yung login alerts dito sa ating Facebook account. So make sure lang guys na naka-turn on dito para 100% secured at protected yung ating Facebook account. Once na naka-turn on na yan, sunod natin gagawin, click lang natin itong next dito. Then dito na tayo sa may two-factor authentication. Add an extra layer of security to your account. So ito yung pinakamalaking tulong talaga kasi nga hindi basta-basta ma-open once na meron kang two-factor authentication. Para makagawa ka ng two-factor authentication, ang gagawin lang natin, click lang natin itong get started. Click natin. Then nakalagay dito, select security method. So kayo bahala guys pumili kung gusto nyo authentication app or text message or security key. Karamihan gumagamit is yung text message kasi nga sila lang yung makaka-open once na andyan sa kanila yung number na naka-register sa Facebook. So ang gagawin mo lang, click mo lang tong text message kung yan yung napili mo or kung gusto mo naman authentication app or security key, kayo bahala. Ngayon guys, dinedemo ko lang sa inyo kung paano maglagay ng two-factor authentication at pipili tayo ng security method gamit yung text message. So once na napili mo kunyari yung text message, ang gagawin mo lang, click mo lang itong continue. Then nakalagay dito, select your phone number. Choose a mobile phone number already in your account or add a new number for two-factor authentication. This is the number you will receive your verification code on. So ibig sabihin guys, maglalagay ka dito ng active mobile number mo. Kung halimbawa nakaregister na dito sa Facebook, yun na yung ilagay mo. Or kung gusto mo naman ibang number, basta active at ginagamit mo, pwede mo ilagay dito. Para once na magre-recover ka ng inyong Facebook account, automatic dun magsisend ng verification code. So once na nalagay mo na, ang gagawin mo lang, click mo lang itong continue,
click continue. Then once na maklik mo yung continue, guys, sundin mo lang yung sinasabi dito. Sabi dito, enter the 6-digit code we sent to your number. Once na ganyan yung lumabas, automatic, guys, magsisend ng verification code dyan dito sa ating number. At ilagay nyo lang dito sa may enter the 6-digit code. Once na nalagay nyo na yung 6-digit code na sinend sa number nyo, ang gagawin nyo lang, click nyo lang tong continue dito sa baba at automatic, guys, magkakaroon na kayo ng 2-factor authentication sa inyong Facebook account. So ganun lang, guys, ang gagawin nyo para 100% protected at secured talaga yung ating mga Facebook account at hindi basta-basta ma-open ng kahit sino man. Kung sino man yung nagtatangka magbukas ng Facebook natin, hinding-hindi niya mabubuksan kasi nga na-activate natin yung mga sinasabi ko dito sa inyo. So sana, guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, Tech PH, thank you and God bless all.